mahal mo talaga ang isang tao. Kahit anong pagsubok man ang dumating, dapat kayanin mo. Kasi alam mo, diyan makikita yung tatag mo at paninindigan mo sa nararamdaman mo. At sa pagsapit ng araw na matatag ka na, pwede mo nang sabihin sa sarili mo na nagmahal ka ng totoo at naging matatag ka dahil seryoso ka na makamit ang tunay na pag-ibig na hinahanap ng puso mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Isang umagang napakalamig ng simoy ng hangin at habang nakasakay kami ni Allen sa jeep, marami na namang mga alaala ang pumapasok sa isipan ko. Mga nakaraang sobrang tamis na tila ba binabalikan ko sa mga oras na to. Kung maaalala lang sana ni Allen ang lahat, mas masaya sana kami ngayon. Ang lamig. Wika ko. Ah, teka. Oh, isuot mo tong jacket ko para di ka lamigin. Wika naman ni Allen. Eh, ano ka Allen? Baka ikaw naman ang lamigin. Wika ako naman. Okay lang. Sanay naman ako sa lamig eh. Tsaka Jared, kunin mo na. Huwag ka nang mahiya. Wika ni Allen, kaya ito, kinuha ko na yung jacket. Tapos, isinuot ko kaagad. Nilalamig kasi talaga ako. Pero ngayon suot ko na yung jacket niya. Mainit na yung pakiramdam ko. Parang yakap na niya ako. Jared, sa'yo na lang yan. Suot mo palagi ah. Wika ni Allen. Ah, seryoso ka ba Allen? Hindi ko talaga tatanggihan ang jacket na to. Wika ako. Halagaan mo yan. Paborito ko yan. Wika ni Allen. Mapapangiti ka na lang talaga sa mga ganitong sitwasyon. Yung mga ngiting tagos hanggang sa puso mo. Mga ngiting tila ba sa nakalipas mo na ibinabalik ang masasayang sandali sa buhay mo. Kaya naman, sa paglipas ng mga sandali, eto na, naglalakad na kami patungo sa bahay nila Allen. At mula sa malayo, natatanaw ko na yung bahay nila. Sabalit may nakita ako. Ang sasakyan na yun. Ang sasakyan ng babaeng mapapangasawa ni Allen. Hala, nasa bahay pala si Julia. Ipapakilala pala kita sa kanya, Jared. Para naman makilala mo yung mapapangasawa ko. Uwi ka ni Allen. Sa totoo lang, takot at kaba yung naramdaman ko na may halong kirot sa puso ko. Hindi ko alam. Parang natatakot ako na magharap kami ng babaeng tila ba sumalo ng pagmamahal na ako ang nagbigay kay Allen. Jared, okay ka lang? Mabait yung si Julia, promise. Kapag nakilala mo yun, ako, baka maging close kayo kaagad. Tara, bilisan na natin. Wika ni Allen. Sa sandaling papalapit na kami sa bahay nila Allen, mas lalong lumalakas ang pagtibok ng puso ko
Dahil sa kaba. Okay lang ako, Allen. Tara. Pakilala mo na sa akin si Julia. Kaya ito. Nung nasa may tapat na kami ng pintuan ng bahay nila, Allen. Tumingin muna siya sa akin at numiti. Bago tuloy ang pinuksan ang pintuan sa bahay nila. Pagkabukas pa lang ng pinto, nakita ko na kaagad yung papa at mama ni Allen. Kaya naman, agad ko silang binati. Ah, magandang umaga po. Wika ako. Mama, papa, kaibigan ko, si Jared. Wika ni Allen. Oh, anak, bagong kaibigan mo ba yan? Pasok ka iyo, huwag kang mahiya. Wika ng papa ni Allen. At ang mama naman niya, eto. Lagi nakangiti. Iho, huwag kang mahiya. Sige na, maupo ka na. Wika ng mama niya. Kaya naman, naupo na ako. Mama, papa, si Julia, nasaan? Wika ni Allen. Nagtitimpla lang ng kape sa kusina. May dala kasi siyang kape. Papasabukan daw sa akin at nakakabata daw yun. Wika ng papa ni Allen. At ilang saglit pa, lumabas na sa kusina si Julia. Nilapitan siya kaagad ni Allen. Hinalikan sa pisngi at eto. Nung makita ko ni Julia, para siyang nanigas sa kinatatayuan niya. Nanlaki ang mga mata na parang nakakita ng multo. At ang pinakamalala sa lahat, nabitiwan niya ang kape na hawak niya. Nabasag ang mga tasa na bumagsak sa sahig. At sa sandaling to, tila ba nang hina si Julia. Parang matutumba siya, buti na lang at nasalo siya ni Allen. Kasi kung di siya nasalo ni Allen, dun siya matutumba sa mga basag na tasa. Tapos eto, mabilis siyang dinala ni Allen sa isang silid. At pinuntahan na din siya doon ng mama niya. Naiwan ako dito sa sala, kasama ang papa niya. Naiisip ko tuloy, bakit kaya nagkaganon si Julia? Parang nagulat siya nung makita niya ako. Ano kaya nangyari sa batang yun? Baka buntis yun ah. Wika ng papa ni Allen. Napalingon tuloy ako sa silid kung saan nakikita ko si Allen habang hinahaplos ang pisngi ni Julia. Tila ba masakit tanggapin ang katotohanan, pero paano kung buntis talaga? Jared, pasensya ka na. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Julia eh. Wika ni Allen na tumapit sa akin dito sa sala. Okay lang. Alagaan mo na muna siya. Wika ko naman. Ah, binabantayan na siya ni Mama. Okay lang naman daw si Julia, baka daw napagod lang. Kasi alam mo na, nurse, kulang lang daw siguro sa tulog. Panggabi kasi. Wika ni Allen. Ah, ganun ba? Siguro nga. Sagot ko naman. Mamaya kapag okay na siya, ipapakilala na kita sa kanya. Tsaka Jared, alam ko, nagugutom ka na. Tara, magluluto ako. Wika ni Allen. Anong lulutuin mo, Allen? Wika ako. Pakbet, Jared. Pero alam mo, di ko alam kung paano ako natutong magluto ng pakbet. Basta, nagising na lang ako na marunong na ako magluto ng pakbet na may gata. Di ko alam kung sino nagturo. Wika ni Allen.
Napapangiti na lang talaga ako kasi naman kilala ko ang nagturo kay Allen. At nung matutunan ni Allen yun, lagi siya nagluluto nun. At masarap talaga siya magluto, promise. Sana pakbet na lang ako para kahit paano maalala niya ako.